ito na ang talagang napakadaming guri-guri sigurado dito. Ang stating the research questions. Ito na. Ang walang katapusang edit ang dito sa part na ito, ito yung dapat na sa umpisa pa lang malinaw na, 'di ba? So kailangan sa umpisa pa lang may tinatakbo na. Ito yung magbibigay ng direction sa ating mga estudyante at syempre ito yung magiging point of agreement ng teacher at estudyante sa dapat nilang gawin. So for stating the research question, kailangan masabi ng mga estudyante ang general purpose ng kanilang pag-aaral. Ano yung pangkalahatang nais ninyong mangyari? Bakit gagawin itong pag-aaral nito or itong study na ito? And then after that, kailangan makapagbigay na sila ng specific research question para tumugon or makuha yung general purpose ng kanilang study. And then after having these two, or before they have these two, kailangan malinaw sa kanila ano-ano ba yung types of quantitative research questions. Kasi baka mamaya nasanay sila sa qualitative research. Ang dami na nilang ginagawang research question, mga pang-qualitative research pala. So, kailangan maging malinaw ano-ano yung mga uri ng quantitative or qualitative research questions na mag-yield ng quantitative answers or data. So, just remember na quantitative research ang ating ginagawa ngayon. At ito yung isa, itong kasunod na to, ito yung isa sa pinakakalimitang pagkakamali ng estudyante. Yung pag-arrange ng kanilang research question from those leading questions papunta sa mga concluding question, kailan ba magtatanong ng is there a significant relationship? Sa una ba kaagad yun, di ba? Una mong question is there a significant relationship kaagad? Ayan. And of course, construct a set of research question na smart. Alam naman natin na napaka-limited lang ng time dito. Kalahating taon lang or halos wala na ang kalahating taon ay dapat nilang magawa at matapos yung kanilang quantitative research study. Kailangan talaga ay time-bounded. And the next is students should be able to indicate scope and the limitation of this study. Of course, kailangan nating may paliwanag bakit kailangan i-indicate pa yung scope. Hindi ba pwedeng mag-aral na lang ng mag-aral, maggawa na lang maggawa ng research, magpasagot na lang ng magpasagot. Ano itong scope? Ano yung kahalagahan ng scope at delimitation, 'di ba? Kailangan maging malinaw sa dalawang panig kay teacher, kay estudyante, ano yung mga variables na covered lang nung kanilang pag-aaral, 'di ba? And of course, the delimitation of the research, ano ba yung mga bounds na maiseset? So, it's better din kung maging malinaw sa kanila kasi may mababasa at mababasa ng estudyante na limitation and delimitation. So ano yung pinagkaiba ng limitation and delimitation? And of course, students should discuss study scope and delimitation. So in short, dito sa MELC na ito, kailangan may pakita nila kung ano ba yung pag-aaralan nila, ano lang. At ano yung hindi nila pag-aaralan? Ano yung hindi sakop ng kanila pag-aaral? And of course, bakit? Kailangan masagot nila bakit hindi nyo gagamitin yun, bakit hindi nyo co-cover yun. Anong mga reasons behind? Okay, and then the next, they should be able to present written statement of the problem. So ito sa presentation na, alam naman natin sa new normal, so we should be able to find new ways to present the written statement of the problem. But in those written statement of the problem, kailangan malinaw yung purpose of the research. Para saan talaga yung research na yun? Ano yung, in the long run, ano yung mangyayari? And then, by this time, yung kanilang working research questions or kung meron naman silang final research question, much better. Kailangan established na yon. And make sure na kanilang research objectives ay smart. Again, kailangan specific, sakto lang, malinaw, clear, measurable, masusuka talaga kasi nga quantitative tayo dito.
attainable, makakamit nila, realistic, makatotohanan, and time-bounded. Ayan. And then, by this time, kailangan nakakapag, may idea na din sila kung paano manggagawa ng research method. Siguro dapat, by this moment, nag-uusap na kayong dalawa, si student and then si research advisor, ano yung methods na possible yung pagdaanan. Kasi dito, marirealize nila, ah, ganito pala ang dapat kong gawin, ganito pala ang mangyayari. And then, how to present the statement of the problem. So, ganon ang mangyayari. Ano yung rundown, ano yung dapat mo nang ipakita bago sabihin yung mismo statement of the research problem. Okay, so itong isang learning competency na ito, ito yung na-remove. So, sites, benefits, and beneficiaries of this study. So, kung mapapansin ninyo, itong learning competency na ito is somehow integrated na dun sa mga naunang competency, lalo na dun sa background of the problem. Kasi kailangan ma-highlight dun kung ano yung reasons behind. Siyempre, may reason, ano yung purpose, para kanino yung purpose, para saan yung purpose, ano yung benefits. So, kailangan ma-highlight nila dun yung benefits and beneficiaries of this study. So, although ito ay isa sa mga removed learning competency para dun sa content natin. Okay? So, for our third content para sa ating first quarter ay learning from others and reviewing the literature. Ito na, ang isa sa pinakamatagal gawin at pinaka-painstaking gawin ang maghanap na maghanap ng literature at ang pinakamatinding citations, di ba? So for the content standard, formulate conceptual framework and write down research hypothesis if appropriate, remembering na hindi naman lahat nangangailangan ng research hypothesis. And then define terms used in this study. So for the performance standard, formulate clearly conceptual framework, research hypothesis is appropriate, and define terms used in the study, and present objectively written research review or written review of related literature and conceptual framework. So for our first MELC, under such content, illustrate and explain the conceptual framework. Ayan na. So, kailangan maituro sa estudyante ano ba ang contents ng isang conceptual framework. Paano i-illustrate, ipakita ang conceptual framework? Ano ang function ng conceptual framework? And syempre, maganda ding ma-emphasize or mapahapyawan natin ano bang pinagkaiba ng conceptual at theoretical framework. Kasi yung ibang estudyante talagang nagbabasa na yung advance, makakakita sila. May conceptual, may theoretical framework, and yun, magtatanong sila. So, kailangan maunahan na natin, and then, ano yung pinagkaiba ng conceptual and theoretical framework. And then, next is defines terms used in study. So, for this learning competency, kailangan malaman ng estudyante ano ba yung variables involved talaga sa kanilang research. Ano ang pagsinabing conceptual definition and operational definition. Kailangan matukuyan nila yun. Paano ginagamit yung conceptual definition at paano ginagamit yung operational definition. And there are times na yung mga students, lahat na lang halos ng terms ay define. Kailangan maging malinaw din sa kanila, alin lang ba yung terms na kailangan may define for this part. And then, we should highlight bakit kinakailangan pa nilang ma-define yung terms na yun. Bakit hindi pwedeng basta nilang mag-conduct ng research study, di ba? Ano yung reason bakit nagkaroon pa ng definition of terms? And then, we have list research hypothesis. So, it should be clear kung kailan gumagamit ng hypothesis testing. And para saan ba ang hypothesis? Kailan ginagamit? And types of hypothesis. Magandang madiscuss din natin yung types of hypothesis error. Or although this part could have been discussed already in their statistics and probability subject. And paano mag-construct ng research hypothesis?
Ayan, ano yung pattern? Maganda, mabigyan natin sila ng pattern sa pagka-construct ng research hypothesis. And choosing the level of significance or the alpha level. So I recommend 0.05. So kung meron kayong ibang gusto, nasa sa inyo na yun. Okay? And then next is present written review of related literature and conceptual framework. So under this presentation of written review, kailangang alam ng estudyante ang ethics and rules in reviewing literature. So, alam naman natin yung sa pagdating sa plagiarism, di ba? And types of review, ano-ano yung iba't ibang uri ng pag-review ng related literature at ano yung review na gagawin ninyo or papagamit ninyo sa kanila. I recommend na thematic review na lang para mas madali and mas malinaw. And of course, ito ang nagpapaiyak talaga ang formatting, kung APA ba, MLA, or Chicago style. So after you have discussed those, pwede nyo ding i-discuss bakit kailangan pa ng related literature review or review of related literature. So kailangan ma-realize nila, ah, ganyan pala, kaya kailangan may support, kailangan mayroong mga basehan. And synthesizing the review. Ito ay para ma-avoid yung basta na lang rundown ng mga words and then so on so forth na hindi naman nai-relate sa mismong study. That's why it's called related literature review kasi nga it's related. So kailangan ma-synthesize yung iba't ibang reviews na sinabi ng iba't ibang authors at paano naging related yun sa kanilang ginagawang study. And then of course, writing, discussing, presenting, RRL and conceptual framework. And then ito yung mga ilan sa na-removed na LC para dun sa content na yon. Selects relevant literature. So yung pagpili, although pwede natin itong ilagay as enabling competency, itong mga na-remove na to. And then, cites related literature using standard style, APA, MLA, or Chicago Manual of Style. And synthesizes information from relevant literature. So, kung makapansin ninyo, itong ilang miles na to ay pwedeng gamitin as enabling competencies. And then, writes coherent review of literature, follows ethical standards in writing related literature. Remember, these are removed learning competencies. Okay, so in this video, ito ang aking sources, PR2 Curriculum Guide and DepEd Calabarzon Regional Order No. 306, Series of 2020. Okay. So muli, na-unpack na natin ng MELCS para sa Practical Research 2, Quarter 1. Ilan sa mga tips na pwede namin may bigay sa inyo is sa una pa lang, kailangan maging malinaw na sa estudyante ang kanilang mga dapat gawin. Okay? Una pa lang, banggitin na natin kung ano yung mga pagdadaanan nila. I-orient na natin. And of course, maganda sa una pa lang, ipakita na natin ang ating research format nagagamitin, di ba? So, regarding research format, magkakaroon din kami ng video tungkol sa ginagamit naming research format na napakadali para sa estudyante at napakadali para sa research advisor. Okay? So, yun lang. And again, please hit like, subscribe, and share our videos. Thank you!